Sapat pa ang supply ng bigas sa bansa. Itong iginit ng Department of Agriculture. Pero dapat itong dagdagan sa mga susunod na buwan. Nanawagan naman ang kagawaran sa pribadong sektor na makipagtulungan sa pagbibenta ng bigas sa mas abot kayang halaga. Si Clizel Pardilla sa report, Rise and Shine, Clizel. Nagbabawas na ng inaangkat na bigas si Orlando mula kasilimandaan, pumapalo na sa 600 dolyar ang bili niya sa kada metriko tonelada ng imported na bigas. Katumbas yan ng 4 pisong taas presyo sa per kilo ng imported rice. Ngayon, naglalaylo kami, alos nasa 30% na yung binabawas muna namin. Kasi ang ginagawa namin ngayon, kung ano yung pangangailangan nga ng ngayong month at next month, yun muna yung sinusupply namin. Lahat kami na nagpaparating, ibig sabihin, tumatiming din kami ng pagbili. Kaya lang, biglang nung lean month season natin, na-timing din ang, akala namin, bababa ang presyo sa world market, eh biglang nag-ban ng India. So siya talaga nag-factor ng pagtaas ng presyo. Sa datos ng Bureau of Plant Industry, mula higit 400,000 metric tons noong July 2022, dumapa sa 85,000 metric tons ang inangkat na bigas ng Pilipinas sa parehong panahon ngayong taon. Buhat umano ng ipatupad ng India ang rice exportation ban sa non-basmati rice. 40% ng imported rice ang isinusupply ng India sa pandaigdigang merkado. Tumumal yung pagpasok ng imports, no? Una, pataas ng pataas yung presyo ng international price ng bigas, no? So medyo kinakabahan na yung mga importer na kung bibili sila at that price, then ipapasok nila, kaya pa ba nila itulak at kikita pa ba sila? And then the second factor that I recently heard about, merong mga importer na meron silang mga kontrata with suppliers abroad na peg nila yung kontrata nila at a certain price. Ayaw na nila i-honor yung kontrata nila at the low price. Sa kabila nito, ayon sa Department of Agriculture, nananatiling sapat ang supply ng bigas. Papalo sa 4.9 million metric tons ang inventaryo ng bigas para sa buwan ng Hulyo hanggang Setyembre. At magkakaroon pa ng 1 milyong metriko toneladang sobrang bigas sa katapusan ng third quarter. Pero sasapat lamang ito sa isang buwan at malayo sa 2 hanggang 3 buwan na komportableng buffer stock. Manipis yung third quarter natin, no? Kaya yun ang sinasabi natin namin na talagang since we cannot depend on local production yet because our harvesting will only probably start end of September or early October. Yun yung height, yung peak ng harvesting season natin, we'll have to import rice para nga tumaas konti ang ating surplus for the next 3 months. Kaya hinihikayat ng DA ang pribadong sektor na mag-angkat ng bigas sa panahon na walang ani. Sa ngayon kasi, tanging stakeholder lamang ang maaring mag-import alinsunod sa rice liberalization law. Nakikipag-usap naman kami I think the BPI is already, you know, talking with them. Si yung NRP, yung dun sa National Rice Program, dun sa kanilang Traders Association, nakikipag-usap na kami. Positive naman. Ang pinapakiusap ko lang sana na kung whatever stocks they have in, you know, right now, sana ilabas, wag itago. Kasi may nababalitaan din ako kahapon na wala na daw mabiling bigas. Sana na meron pa tayong bigas. We still have rice. Pakiusapan ng DA, makipagtulungan ang pribadong sektor sa pagbibenta ng bigas sa reasonableng presyo. If they had already made that advance contract with suppliers na hindi pa naman mataas siguro yung presyo nila ngayon, noon, sana ganun din ang ano nila para makatulong sila na hindi masyadong tataas ang presyo. Sa price monitoring ng DA, tumaas ng 4 piso ang per kilo ng imported na bigas. Sumampa naman ng 2 hanggang 5 piso ang presyo ng lokal na bigas. Konti ang supply ng local, majority sa nasa retail na is imported rice. So talagang mas
driven dun sa imported rice ang presyo. Ngunit di lamang umano galaw ng presyo sa pandaigdigang merkado ang nagpapasirit sa presyo ng bigas ayon kay Senator Cynthia Villar. Minsan kasi ano yan, trader yan, hindi naman yan ang real ano in the market, di ba? O kasi ang ginagawa nila, kinokontrol nila yung supply, tapos magkikreate sila ng artificial demand, tapos tataa. Katulad sa onion, kaya ipapasa namin yung anti-smuggling, amendment to the anti-smuggling at saka yung cartel and hoarding. Oo, kasi yun yung bad practices na nagpapahirap. Kalay Zalpa Ardilia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.